fighting out of the red corner. He weighs in at 130 pounds. He stands 5 feet 6 inches. His MMA record, 6 wins, no loss, no draw. He's 19 years old, and he is the reigning URCC flyweight champion. Fighting out of the Tomas MMA. All hail CJ. Unang beses ako nag-training, 5 years old, nag-boxing ako. Nung 5 years old na yun, bago ako mag-grade 1, lumaban ako ng exhibition match. 8 years old, nag-training ako ng Muay Thai. Doon nagsimula yung pagka-veterano ko sa Muay Thai talaga. Naka-75 wins ako sa Muay Thai. Mga 13 years old na ako, nag-wrestling ako. 14 years old, nag-Muay Thai, tapos nag-MMA, Jiu-Jitsu. Unang-una, si Papa. Sinama niya ako sa training kasi makakalimutin kasi siya. So sabi niya, kailangan mo sumama para pagdating sa bahay, marireview natin yung mga tinuro. So simula nung nagsimula siya, parang sabay na rin talaga kami nag-training dalawa. Siya talaga yung nag-pursigigis sa akin na mag-training kasi uso sa bata kasi yung bully, ibubully ka eh. Nagte-training ako, nagustuhan ko, at yun, tuloy-tuloy na akong lumalaban. Nung medyo lumaki-laki na yung pangalawa kong kapatid, yung babae, lumaban na rin siya ng Muay Thai, naka 5 wins, 1 loss siya. Pati yung bunso namin, 11 years old na siya ngayon. Yun talaga yung pinaka ginagawa kong hanap buhay. MMA, lahat pwede mong ituro. Advantage siya sa mga trainer ng boxing, ng Muay Thai, kasi mas marami kang alam, mas marami kang pwedeng pagkakitaan. Tsaka, syempre, pag lumalaban ako, yung mga premium na natatanggap ko, yun yung ginagamit ko pang buhay sa pamilya ko. Dito kami lagi nagtitraining kapag may laban, tsaka kapag may laban yung mga fighters. Simula nung 8 years old ako, nagtuturo na ako ng Muay Thai. Sa MMA, mga 8 years na. 8 years na rin ako nagtuturo ng MMA. Ito si Drek Samwanga. Bantamweight fighter ng URCC rin. So dito kami lagi, siya yung head coach ng Tough Guys Commonwealth. Dito kami lagi nagtitrain. Siyempre kay CJ, ayan eh, parang kapatid ko na rin yan eh. So lahat ng support na kaya kong bigay, bibigay ko sa kanya para manalo sa next fight for the World Championship. Corner from Camp House, Fabricio, Charles de Tomas. Kumbaga, siya yung unang nasa URCC. Ang hindi lang niya nagawa is yung mag-champion. Kabadong-kabado kasi nung nanonood ako ng laban nila, sad to say, nastalo talaga si Papa. Illegal ni siya sa ulo. Sunod-sunod yung winning streak ko sa URCC. Sabi ng URCC, yung champion na nga daw ang kakalabanin ko. So, pangarap ko talaga dati maging URCC champion. Kaya nung naglaban kami ni Hideo, pursigido talaga akong kumbaga mag-insayo kasi yun talaga yung target ko, yung maging champion. Our winner by unanimous decision, the fighter from the blue corner, CJ Golden Boy! Si Papa. Sa pamilya ko, unang-una sa asawa ko, na nandyan lagi para mahal. Papasalamat ako sa asawa ko. Lagi siya nandito sa akin para palakasin ako. Una kong na-meet si Rina sa huling amateur bout ko. Yun yung una namin pagkikita. Unang beses pa lang namin magkita, ang nakita niya na is yung lumalaban ako ng MMA. So, nung katagalan, hindi na naging iba sa, talaga sa kanya na lumalaban ako ng MMA. Ibang asawa na hinahalagan yung paglalaro kasi masasaktan. Buti siya, napaka-supportive niyang asawa. Yung fighter talaga kailangan ng makakasama. Kasi ang hirap ng training, ang hirap ng
araw-araw kang tatakbo, araw-araw kang pupunta sa gym, kailangan mo ng ano eh, yung may taong magmamotivate sa'yo na kahit pagod ka na, kaya mo yan, malakas ka, tiwala ako sa'yo, yung nagpapalakas talaga sa'yo. So, si Rina yung nakita kong yun yung tao talaga na napaka-supportive sa akin. Ito ang bebeng namin, si Sofia Mario de Tomas. 2 months na siya ngayon. Noong kinuha ko yung, nung nakuha ko yung belt kay Hideo Morikawa, doon namin siya nabuo sa ano sa Marriott. Kaya ang pangalan niya, Sofia Marriott. Tapos yung Sofia, dahil yun yung paborito niya palabas ng dinadala niya si baby, Mrs. Sofia the first kasi. Nung nakuha ko yung belt, sabi ko, lahat ng laban para kay baby na kasi lahat gagawin mo para sa anak mo. So, yung URCC yung ginagawa kong pambuhay sa kanila, yung laban ko. Pag nagtitraining ka, sila pa rin yung iniisip mo. Kaya kung kahit antok ka, kahit kuyat, gigising ka talaga para sa kanila. Kasi sila naman yung buhay ko, silang dalawa. Kinakarangal kong sabihin na ako'y Iglesia ni Cristo. Na, kung ba ngayon, meron na akong tungkulin, ako'y isang scan. Kami yung nag-a-assist sa mga tao pag may mga aktibidad, lalo na pag may pagsamba. Kami po yung nag-aayos ngayon ng trapiko. Pag may mga pumapasok na sasakyan, ginaguide mo namin papunta sa parking lot. Walang katumbas yung pagmamahal ko sa kung pananampalataya sa Iglesia ni Cristo. Kasi siya yung nagbibigay lagi ng lakas sa akin sa bawat laban, saka sa araw-araw. Saka sa kanya tayo talaga lang hindi dapat magkasalamat. Kaya ako ginagawa yun kasi pangbalik sa lahat ng mga pagpapala na binibigay niya sa akin. So, kung ako lang, hindi ko kaman kayang makuha yung belt eh. Pero dahil sa tulong niya, yun lalong lumalakas. Kaya kailangan talaga nating manalig muna sa kanya. Masayang tao naman kasi ako eh. Kumbaga kahit tumatawa ko, alam mo namang may tinatagong ano, yung kalungkutang side. Babang-baba ko yung nalaman ko na ano, yung anak ko may sakit, mayroong meningocele. So, yun talaga yung pinakababa nung nalaman ko yun kasi ganun talaga eh, sa akin binigay ng Diyos. Kaya ngayon, yung ginagawa ko, lahat ng kaya kong gawin para maging okay si Bevin ko, ginagawa ko para sa kanya. Fighting out of the blue corner, he weighs in at 129 pounds. He stands 5 feet 5 inches. He's fighting out of Yaoyan, Buhawi. Ladies and gentlemen, a big hand for Alvin Castigo Ramirez! Tumon ako sa pagiging striker ko, so kailangan mag-ingat siya sa akin dahil plano ko talaga, ina-knockout ko siya. Magkamali yun lang siya ng move, papasok ko talaga yung bitaw ko, suntok ko, tsasipa ako. Alvin Ramirez, napaka-veteranong fighter talaga. Nung tinanggap ko yung laban, alam ko na hindi madali yung magiging laban na mangyayari. Nagkamali lang ako dun sa pagda-diet ko, kaya medyo wala ako sa kondisyon nun. Hindi ko masasabing 100% ako. Nung tinitakedown ko siya, hindi katulad ng laban namin ni Hideo Morikawa, pagka hawak ko sa paa, nababalibag ko agad. Pinahirapan niya talaga akong makuha yung takedown. Ma-pin down siya. Nice, either. I think may cut itong si, oh, si CJ. Bumuka. Sa noo. Yung third round, natamaan ako ng tuhod. So, nagka-cut ng malaki. Pagka takedown ko sa kanya, kasi pag in-stop yung laban, makukuha sa kanya yung belt. CJ. This is a man who is unblemished pagdating sa kanyang kartada. All of a sudden, Alvin Ramirez seeing an opportunity here. Well, kung hinayaan kong makuha yun, parang hinayaan ko na rin. Hindi ko mapakain yung magina ko. Well, hindi ako pwedeng sumuko kasi hindi pwedeng makuha sa akin yung flyweight belt. Yun na yung matagal kong pangarap. Parang sinabi ko na rin na huwag kumain yung pamilya ko. Para sa kanila kasi talaga yung laban na yun. Pag sumuko ako, wala na akong ipapakain sa mga kasamatin ako.
kasi ng taglay na qualities nitong si CJ De Tomas. Alvin Ramirez able to deal significant damage. He's going to be a big trap, CJ De Tomas. Piling up the points, another takedown para sa kampiyon. His father, since day one, gentlemen. All right, for match number 9, after 5 grueling rounds, we have a unanimous decision, and still, URCC flyweight champion, the Golden Boy, CJ De Tomas! Nung pagkatapos ng laban namin ni Alvin, tuwan-tawa talaga kaming tatlo nila Kuya Hoffman at Jelly Bulacan kasi kumbaga, kami yung unang fighters na lalaban sa URCC US. Makapunta ka nga lang ng US, ang laki ng achievement. Tapos, yung makalaban ka pa doon at may defend mo yung belt. Yun nga lang, hindi natuloy kasi medyo nagka-problema sa pagkuha ng visa. Na-approve naman yung visa namin kaso yung interview lagpas na sa laban. January 7 yung laban eh. Last week ng January pa yung interview namin. And one of the main events of the evening, San Francisco Bay Area native Phil-Am Derek Easterling made his opponent, Mefi Montereso, tap out after 2 rounds of intense mixed martial arts action. With this victory, Easterling became the URCC's new interim world flyweight champion. It's been 10 plus years in the making. You know, all the blood, sweat, years that I put in into my training is finally came down to this very moment right here. You know, it paid off. This is just showing the fruits of my labor, and it's just the beginning. Medyo naingit ako kasi dapat ako yung nakalaban niya. Sabi naman ni Sir Alvin, i-unify namin ngayong taon yung belt. So malalaman talaga dito kung sino talaga yung flyweight world champion. Masasabi ko ay Derek Easterling, unang-una malakas talaga siyang fighter. Yun yung nakikita ko sa niya, sa build ng katawan niya, sa height niya. So medyo ano siya. Siyempre ano tayo eh. Pinoy tayo, hindi kahit patayan lalaban ako para sa URCC World Flyweight Belt. Ang pinaghahandaan ko sa para sa laban ko sa China, yung unang-una yung klima nila. Siyempre yung training ko mas improved, saka kailangan mas disiplinado na sa training. Para sa mga nag-uumpisang mag-MMA, kailangan mag-set kayo ng goal. Kagaya ko, nag-set ako ng goal na maging champion. Para yun talaga yung lagi niyong iisipin na sa mga training. Pag MMA kasi ang laban, kailangan aralin niyo talaga lahat. Marunong kayo mag-boxing, marunong kayo mag-Muay Thai, wrestling, jiu-jitsu. Hindi pwedeng one-sided lang kayo kasi hindi talaga kayo magiging champion. Nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng mga taong sumusuporta, sumusubaybay sa mga laban ko. Dahil sa inyo, lalo ko pang pinag-iigian yung pagtitraining ko para mas lalo ko pa kayong ma-inspire. So, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Gagawin ko pa yung mas best pa. Kumbaga, papakita ko pa yung world class talaga na laro. Ako yung Pinoy na represent ng ating bansa. Nawala na. Umikot kasi.